Kumusta po kayong lahat? Ako po si Bal at welcome sa Kwento Musikero. At ngayon ay pag-usapan lang natin na mabilis yung tungkol sa copyright. Well, isa na siguro sa pinakamahirap na content dito sa YouTube is about music at yung mga music-related na vlog or mga cover songs dahil napakahigpit talaga ng copyright. At ito rin yung madalas na itatanong sa atin. So, sagutin ko na lang kayo yung mga nagtatanong sa akin dito sa video na to. Dahil sa isang segment natin dito sa channel, yung ating Revival Corner, ay gumagamit ako ng mga sarili kong backing track. Ako'y gumagawa ng music para doon sa mga gusto kong i-cover na song. So, tinatanong nila kung may copyright pa rin ba yon. Well, ang sagot is yes, meron, naka-copyright pa rin po ako. May mga songs na hindi naka-copyright, merong songs na merong copyright. Pero yung copyright naman yun is copyright claim lang, hindi siya strike. So, pinababayaan ko na lang. Although, hindi siya kumikita dahil nga syempre, yung profit nun is sharing doon sa mismong may-ari ng song, kasi wala naman tayong magagawa dahil nakikigamit lang tayo ng kanilang creation. So, okay lang yon na ang plano lang naman is mag-share lang naman ng music sa inyo at hindi naman plano talaga na pagkakitaan yung mismong kanta niyo kasi hindi naman talaga atin yung song. May mga napapanood kasi ako sa YouTube din na nagtuturo sila kung paano raw maiwasan yung copyright claim sa mga cover songs. Nandiyan yung bababaan yung pitch, babagalan yung tempo, yung mga ganun bagay. At meron pa nga yung hihinaan daw. Pero wala naman sense kung maghihina tayo ng music dahil nga magko-cover tayo ng song. So, yung part na yun, medyo wala na yun. Pero yung tempo at yung pitch ng isang song, pwede mo raw baguhin para yung algorithm ng YouTube eh, hindi siya ma-detect at ma-copyright. Well, personally sa akin, dahil gumagawa ako ng sarili kong mga backing track, syempre, kontrolado ko yung tempo at yung pitch ng song, kung anong gusto kong gawin sa kanya, pati arrangement. Pero naka-copyright pa rin naman siya. So, tingin ko hindi yun doon. Dahil ang copyright, syempre, nire-rehistro mo yan. Unang-una, yung lyrics, din yung melody. Yun yung bumubuo doon sa isang song na pinapaka-copyright natin, kung ikaw yung may-ari ng song. So, kahit bagalan natin yung tempo at babaan natin ng todo yung pitch, landong pa naman yung lyrics. So, tingin ko, doon yun nagbabase, hindi doon sa pitch at doon sa tempo ng isang kanta. At isishare ko sa inyo, ito yung mga video ko na may mga copyright. Yan. Sarili kong arrangement yan, sarili kong instrumento, pero kita nyo naman, may copyright pa din. Hindi talaga may iwasan yan kasi naikigamit lang talaga tayo ng song nila. Kapag copyright claim lang naman, pwede mo pa rin siyang i-upload at tapos pwede mo pa rin siyang i-monetize. Pero depende nga kung ang restriction is for sharing or talagang i-restrict ng mismong may-ari kapag nag-claim. Siguro, iba, i-dispute nila. Pero para sa akin, walang sense para mag-dispute ka kasi nag-cover ka ng song. Talagang hindi naman sa'yo yung song na yon. Ang talagang iniiwasan natin is yung copyright strike kasi diyan magkakaroon ng epekto sa ating channel mismo. May mga features ka na baka hindi mo na magamit or baka ma-demonetize pa yung channel mo. So para sa akin, kung talagang labo naman yung music at gusto mo talagang ginagawa mo na mag-share sa iba ng musika, hindi na natin kailangan intindihin yung mga copyright claim. Basta share ka lang ng share at kanta ka lang ng kanta. Sana po ay nasagot ko yung mga tanong nyo at maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin ngayon. Ako po si Bal at itong Kwento Musikero.